Katapos sumunod, iibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, buong pag-iisip mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo. At iibigin mo ang iyong kapwa gaya na pag alam mo, maiibig mo yung kapwa mo gaya na isang sarili. At dahil yung kapwa mo, alam mo sa siya ay mapapahama, tutulungan mo siya. Diba? Kaya sayang, kukunti kayo ngayon eh. Nakaraan na namin tayo kahit ng mga pag-iwi, no? Noong November 10. May ulan-ulan pa tayo noong November 10, di ba? Pero tapos na sa, ano, sa Leyte, sa Matang Cebu. Lumabas na yung bagyo nun. Yeah? Kaya nangihinaya ko, sayang. Pero siguro, sa mga susunod, kayo, ituro nyo din sa kanila, ano kailangan nila? Ano, maging aralan muna para sila ay, ano, makapag-aral ng tunay na Ebanghelyo at magkaroon ng tunay ng pananampalataya. Kasi pag hindi nila naiintindihan yun, wala. Yung Ebanghelyo natin, hindi ang hindi alam. Hindi alam yung tinatawag na, no, kahalagahan nun. Lagi pa namin kinatakta, the gospel is for all. Diba? Tama yun eh. Pero totoo bang the gospel is for all para sa atin? Para sa inyo lang siguro. Kasi hindi nyo binabahagi sa tao yun eh. Kaya? Kasi dito tayo pupunta eh. Itong salita, itong... Kailangan maintindihan nyo yan. Tanongin ko kayo, ano yung Ebanghelyo? Aral ng katotohanan. Mabuting balita. Ano pa? Ano ang Ebanghelyo, sister? Mabuting balita. Yun nga yun. meron nakakalam kung ano ang Ebanghelyo sa inyo? Wala eh, no? Bari mo, last year, no? Tapos sa inyo. Ito ko kanya na. Anak ko yan? Bawal ko lang. Iba ang tali niya. So, itong Ebanghelyo ko, sabi ko, ito yung sisimulan natin aralin. Kasi pag hindi natin maunawaan kaya hindi tayo magkakaroon ng faith. Kaya simulan natin pag-aralan siya. Kaya oo. Siyempre, kasi yan na ano natin, yung mga simulaing aral ng Diyos eh. Intindihin natin mabuti. Diba? Kasi pag hindi natin naiintindihan niya, tiyak! Sayang yung makikipagtipon natin tuwing unang aral ng Diyos. Hindi rin pala natin kakampin yung buhay ng Diyos. Kasi yun ang minimitihin natin eh. Kaya tayo nakikipagkatipon tuwing unang aral sa isang linggo sa ating mga magtay para ano, gampanan yung ating tungkulin sa pagsamba sa Diyos sa Espiritu. Isang pribilehyo yun, hindi pala tungkulin. Isang pribilehyo yung ipinagkaloob sa atin na ating siya isang gabi. Hindi lahat ng tao binigyan ng Diyos ng karapatang sambahin niya. Tanda niya. Oo. Marami ang talata sa Biblia, lalo ang mabasahin yung John chapter 4, verse 24 patuloy. Meron ng taong binibigyan ng karapatan. Ang Diyos na para sambahin siya, hindi lahat. Ang mga tao yun, aalim sa Iglesia. Naturuan ng tunay na Ebanghelyo, kaya nagpabautis. Pati nga yung bautismo, hindi naiintindihan eh. Hindi naiintindihan yung kahalagahan nito. Sige lang, bautismo. Diba? Ako sa totoo lang, kami ni kapatid na kayo, kami yung nagpasimula sa bagong sila, pati si Nonoy, di ba yan? Ang nabaw, ako yung inilubog ko lang, mahigit 100. Na bautismo nga. Namin to. Yun na yun ang pinakamalaking local church kung tutuusin eh. Namin na wala. Bakit? Hindi sila natutunan. Ang alam lang naman ang ituro, yung mga nababasa namin. Pero
namin sa inyo, ako at ng kapatid kong si Bon, yung ayon dito. Hindi na yung binabasa lang. Ililigaw pa tayo niya karamihan eh. Pantulong lang yun, meron tayong mga bagay na makukuha ron, pero hindi yun ang dapat na